Winter TV, alam ko, nag-message ka sa akin dati at nagko-comment ako sa mga comment mo. Shoutout sa'yo, God bless, ingat ka rin palagi. Ito. Ko, kaibigang Mark, ano ba yung pakiramdam na hawak mo na yung WBC? Di ba ang pangarap mo dati, maging WBC champion? Ngayong WBC champion ka na, bukas pagising mo, ano na yung panibago mong pangarap? Pangarap ko maging nung nakuha ko itong pangarap na to, sabi ko, hindi basta-basta yung nakuha ko yung pangarap na to. Dipinsan muna natin or makipag-unify sa mga champion dyan sa featherweight. Kaya yun yung plano. Okay, malinaw sa amin yun na ang plano ng isang Mark Magnifico sa ngayon, eh dyan muna siya sa featherweight, depensahan yung titulo, and then chill lang tayong mga Pinoy. Or makipag-unify sa mga champions. Okay, so unification yung pinaka-target mo dyan talaga sa featherweight division. Featherweight division. Yes. Okay. Sports Manda, first, congratulations on your dream. Dream come true, championship victory and bringing pride and honor to the Philippines. It's been days after becoming a new WBC featherweight champ. Ano na ba ang nararamdaman ng kasalukuyang Mark Magnifico Magsayo ngayong world champ na? May nag-iba ba, Mark? May naiba kasi itong gising ko, nakikita ka yung belt ko eh. Kasi pangarap ko talaga to mula bata pa na maging world champion. Alam niyo na, Sir Pao, brother. Alam ng lahat ng tao kung anong goal ko sa bilang isang boksingero, ang maging world champion. Kaya di ako tumitigil sa pagsisikap at dasal pa na sana mabigyan ng oportunidad na makalaban ng world title fight. At ito, maging champion na tayo, katulong ng MP Promotions, Alhim, TGB, tsaka Sir Sean. Kaya, at sa mga dasal ng mga tao na manalo, para manalo tayo, at sa inyo mga vloggers sa Pilipinas, maraming salamat talaga. Noticeable all throughout the fight, ang Senator Pacquiao, like yung move ni daw ni Pacquiao, yung move na three punch combo, yung jab straight jab, isa ba ito sa mga arsenals na plano talagang gamitin kontra kay Gary Russell Jr.? At anong naging malaking adjustment ng Team Magsayo sa laban kaya na secure ang historic victory na ito? Una-una diyan, sinimulan namin sa gym ni Coach Freddy, ni Coach Marvin at sa mga team ko sa Team Magsayo. Sinimulan namin sa conditioning, Coach Freddy, sa training, sinimulan namin doon. Gamitin ang straight, jab set jab kasi ang kalaban natin puro atras. Alam namin na pinagandahan namin yung atras kasi kapag nakikipag pagsabayan sa amin si Russell, sigurado may matutumba talaga. Kaya sabi ni Coach Marvin, sabi ni Coach Freddy, ito gawin natin. Alam natin tatakbo yan. Hindi magpapatama yan. Kaya ito gamitin natin, jab, straight jab. Palaging may jab. Doon siya matatamaan sa may jab. Yung ka-sparring ko, may matangkad, may pinakababa. Parang small, medium, large. Yun yung sparring ko. Lang Tokakan, si Champ Jerwin, ang Kahas, at saka si Stevie, yung taga San Francisco. May bala ka pa bang, kung ikaw yung tatanungin, hindi involved yung promotions, personal mo lang natatanong, may bala ka pa bang bigyan ng rematch kung sakali si Gary Russell Jr.? Or kung hindi man, sino sa tatlong kampiyon yung talagang napupusuan mong boksingero? Navarrete, Martinez or Santa Cruz? Para sa akin, kung pagbibigyan ng pagkakataon, doon na lang ako sa mga champions. Maganda, mag-unify na. Ang pangarap ko doon, di ba dati, pangarap ko rin makalaban si Leo Santa Cruz. Kaya pupuntahan ko siya sa Vegas. Tamunin ko siya doon. Okay. So, meaning ang sinasabi mo, look forward ka na. Diretso ka na doon sa goal mo na maging undisputed champion. Okay. Tanong ko, dyan ba sa game plan nyo, di ba, expected nila, decision, mananalo si Russell. Kayo ba, yung game plan nyo ba dyan ni Coach Freddy Roach, in-knockout nyo? Wala kaming planong knockoutin kasi alam naming tatakbo eh. Wala naming tatakbo. Kaya ang plano namin, simula umpisa sa training camp namin,
ang mga kaspare ko tumatakbo din. Tapos meron din sumusugod kasi may time na si Gary Russell na naka-steady. Kaya ang style ko palagi pag nag-steady si Russell, pag aabante siya, body shot kagad. Ganda. Kaya lagi niyang nasasalo yung mga body shot kasi yung dipinta niya dito eh. Oo. Lagi niyang nasasalo. Yun lang ang pinagtitrainingan ko palagi sa gym. Kaya nagamit namin sa, sobrang tuwa si Coach Freddy kasi na-apply ko lahat ng mga dapat i-apply sa laban. Kaya ayun, nanalo tayo. So yun, naisip ko na ano, naging malino sa akin na hindi po, so ano kayo, parang kampante kayo, kahit umabot ang decision, makukuha nyo pa rin. Kahit magaling yung Russell Jr. Grabe yung pinag-trainingan namin, 3.5 months yata yung training namin doon. Kaya walang Christmas, alam niya, walang Christmas yes, ako, yes. Walang New Year. Yung pagkain ko sa Christmas, binigay sa akin ni Ma'am Janet araw, itlog at kakamote. Kaya disiplina talaga, alam namin yan. Kaya sobrang thankful din ako sa team ko kasi isa lahat ng goal namin ang maging world champion ako. Hindi maging champion si Magsayo kung walang team.